Hello po mga kabukid. Sa video nito, pag-uusapan naman natin ang ASF o ang sakit na kumakalat sa ating babuyan. Ano-ano ba ang mga sintomas at paano ito maiiwasan? Ang African Swine Fever ay isang karamdaman na nakukuha ng mga baboy. Ito ay nakamamatay at mabilis makahawa. Ang sakit na ito ay walang epekto o hindi nakakahawa sa mga tao. Ang baboy ay maaaring mamatay sa loob ng 2 hanggang 10 araw depende sa uri ng virus. Sa kabila ng masusing pananaliksik sa mahabang panahon para makahanap ng bakuna, wala pa rin opisyal na nadidiskubring vaccine na napatunayan na kayang puksain ang naturang virus. Ang ASF virus ay maaaring mabuhay sa loob ng 15 days sa dumi ng baboy at 5 days sa ihi nito. 15 weeks naman sa pinalamig na karne at ganun din naman sa nangyayelong karne. Ganyan po kalakas ang virus. Ang ASF virus ay unang nilathala noong 1921 sa bansang Kenya, isang bansa sa East Africa. Sinasabi nagmula ang sakit sa pagitan ng mga garapata or ticks at ng warthogs as natural host nito. Naitala naman noong 1957 sa Portugal ang unang kaso ng virus. Sinasabi, nagmula ito sa pagpapakain ng mga kontaminadong pagkain sa baboy na galing naman sa mga eroplano. Noong 2007, ang ASF virus ay muling nanumbalik sa kontinente ng Europa at pumasok na rin sa bansang China noong 2018. Naiulat naman ang unang kaso ng African Swine Fever sa Pilipinas noong taong 2019 at sa kasalukuyang taon. Paano ba ito kumakalat? Ang pagpapakain ng kontaminado mga produkto o pagkain. Ang practice na ito ay tinatawag na swill feeding. Sa pamamagitan din ng mga kagat ng infected na garapata, mga kuto o kahit ng langaw. Sa mga baboy na may sakit, unahawahan ng kapwa baboy. Contaminated na pig farm, contaminated fomites gaya ng vehicles at mga gamit gaya ng gunting, syringe at iba pa. Contaminated na damit, sapatos, or buta gamit sa iyong babuyan. Direct contact sa infected na baboy damo at kontaminadong produktong karne ng baboy. Ano naman ang common symptoms ng ASF? May lumalabas na dugo sa mga mata ng baboy at dugo o mukod naman sa ilong ng baboy. Pamumula at pagsusugat ng balat at nagiging blue to purple or cyanosis ang kulay. Namumuong dugo sa loob ng parte ng baboy o yung tinatawag na hemorrhage. May mataas na lagnat. Pagkawala ng ganang kumain. Pagsusuka at pagdudumi na may mga kasamang dugo. Pagkatamlay at kahirapan sa paghinga. Ayaw tumayo o kumilos ng baboy. Ito naman ang mga common internal symptoms ng ASF. May mga batik-batik na namumuong dugo sa palibot ng internal organs, common sa bato at sa pantog, paglaki at kulay itim na spleen, paglaki at may namumuong dugo sa tiyan sa maliit at malalaking bituka, pamamaganang lymph node at may mga namumuong dugo. Ito ang mga dapat gawin at paano mo ito maiiwasan. Mahigpit na biosecurity. Ang ASF ay maaaring madala ng mga tao sa kanilang balat, kasuotan, suot sa paa at sa buhok. Ganun din sa mga gamit at sasakyan. Maglinis ng kamay, kagamitan, bago at pagkatapos mag-expose sa mga baboy. Mahigpit na kontrol ng tao.
tiyakin ang sino mang pumapasok sa inyong babuyan na hindi nakipag-ugnay sa mga baboy sa nakaraang 48 hours. Ang mga sasakyan, kagamitan ay dapat malinis, maayos at disinfect bago pumasok sa inyong lugar. Huwag magdala ng baboy o mga produktong baboy lalo na sa mga bansang apektado ng ASF. Pagtiyak na ang baboy ramo o iba pang mga hayop at materyales na maaaring kontaminado ay hindi mailapit sa mga alagang baboy. Iwasan po natin ang silt feeding o pagbibigay ng tira-tirang pagkain sa mga alagang baboy. Alalahanin natin na maaaring maipasa sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain ng ASF. Kung may mga tira-tirang pagkain ng baboy, itapon ang mga ito agad-agad. Tandaan po natin, hindi lahat ng nagkakasakit ay dahil sa ASF. Mapagbantay or maging aware po tayo sa mga signs ng baboy na may sakit na ASF. Alamin natin ang mga local na numero ng ating mga otoridad at mga veterinarians para may report ito. Naglabas po ang DEA, Bureau of Animal Industry, ng mga listahan ng affected na lugar sa bansa. Paki-click na lang po ng link sa baba or visit nyo Facebook page ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry para updated kayo. Huwag po tayong matakot mag-alaga ng baboy. Basta alam natin ang mga dapat gawin. Magtulungan po tayo. Palaganap ang tamang impormasyon upang labanan ang ASF at maprotektahan ang industriya ng pagbababoy sa bansa. Dahil pangwalo tayo sa may pinakamarami nagpuproduce ng baboy sa buong mundo. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga video. Maraming salamat po sa panonood mga kabukid!